Yo, what's up mga pops? Welcome back. So, ngayong araw, papasok na tayo sa uni, sa university. Ay mga pops, naka-uniform tayo. Ito yung uniform ng ECU, ito. So, scrubs yung uniform ng mga nurses, ay mga nursing student. So, naka-scrubs na tayo mga pops. So, ito na yung yung sasakyan natin. Ay naka sunshade pa tayo kasi alas 11 na dito ng umaga. Tapos napakainit mga paps, mga 35 degrees na ata ngayon. So magda-drive tayo mga paps ng from here to school is mga 40 minutes drive din. So ayun nga mga paps, so magda-drive na tayo from dito sa 3B, which is ayan yung yan yung tirahan ko lang. So yung parkingan lang is nasa tapat lang ng ng bahay. So street parking lang tayo mga paps. So mula dito sa 3B, dito sa suburb dito, which is sa south side ng Perth to mga paps. So ang Joondalup, kung saan yung ECU, yung school ko nga, is nasa north part ng north suburb ng ng Perth. So magda-drive tayo from dito sa south across sa Perth, kasi ang Perth is yung city nila is nasa gitna. So lalampasan natin yung Perth, tapos akyat tayo ng all the way north para makarating tayo sa Joondalup, yun yung suburb ng university ko mga paps. So tara mga paps, samahan niyo ako sa pagda-drive at ipapakita ko sa inyo yung view ng Perth City. So ayun nga mga paps, sa Waze 39 minutes ang drive, 48 kilometers. So ganyan kalayo yung imamaneho natin mga paps. Pero ang kagandahan lang, ang kagandahan naman dun sa daanan is dire-diretso lang siyang freeway mga paps. So isang diretso lang siya, tapos medyo mahaba-habang ganun lang. Buti mga paps at meron tayong cruise control. Ito yung isang din ang kaibahan dun sa isa nating sasakyan. Meron siyang cruise control ito. Ayan. Meron siyang cruise control, so hindi tayo mahihirapang naka-gas lang. So pwede nating ma-release, makapag-rest yung paa natin kahit papaano. So ganito nga mga paps yung itsura ng dito, ng freeway nila. Ayan, isang diretso lang na ganito, na 100km ang speed limit. Dire-diretso lang yan mga paps, hanggang doon sa Joondalup. Kaya ayos lang din naman kasi hindi naman masyadong traffic ngayong ngayong ganitong oras. Yan na yung Perth, yung building dyan na matataas. So papasok na tayo ng city nila. So mapapansin nyo yung dito sa left side natin, meron silang may ilog dyan. So yung freeway nila is tabi ng may ilog na binabaybay. Yan ng CBD nila yung matatas na building dyan sa kanan. Maluwang yung freeway nila paps sa mga Pansin ko nga pala mga paps sa mga driver dito sa Perth. Kasi nako-compare ko yung mga driver sa Perth kaysa dito kaysa dun sa Melbourne. Ang pansin ko dito sa mga driver dito sa Perth, hindi sinusunod yung yung speed limit gaya dito mga paps. 100km dito. Ayan. Naka 100km tayo. Pero ang daming mabibilis na daming mabibilis na sasakyan. Ano, gaya nun, yung 4x4. Ayan, linapasan na naman ako. So, tinanong ko nga yung barkada ko rito, yung na-classmate ko din na yung mga driver dito hindi masyadong sinusunod yung speed limit.
Sabi niya ganun nga daw dito. Tapos tsaka lang sila nag-slow down kapag may mga camera, may mga speed trap, speed camera. Kasi may mga speed camera din dito mga paps sa freeway, kaya doon sila nag-iingat. Kaya medyo matitinig din yung mga driver dito, mga paps. Hindi kaya sa Melbourne kasi, hindi ka basta-basta makakapagpatakbo kahit alam mo kung saan yung camera. Kasi may mga mobile speed camera, mga paps. Dito, wala pa nakikita eh. So, may kanya-kanyang iba't ibang ano din, mga style ang every state dito sa Australia, mga paps. So, ayun nga mga paps, nakarating na tayo dito sa may ECU. So, tinakyan natin yung sasakyan natin dito. Kasi ito yung student parking. Ayan, yan yung red line. Kasi hiwa-hiwalay dito yung parking ng student, staff, tapos yung ibang employee. So iwan na muna natin yung kotse natin dyan, mga paps, at pasok na muna tayo. Yan nga pala yung building sa likod ko, yan yung building ng ano, ng nursing and midwifery. So ayan, mga paps. So pasok muna ako, mga paps, ha. So ayun na nga, mga paps, tapos na yung klase natin. So isang beses lang tayo pumapasok sa isang linggo dito, which is Wednesday. Kasi yung apat na subject ko, dalawa doon online. So puro ano lang, recording. Tapos yung dalawang subject ko, which is yun yung ano, yun yung parang major kailan ng workshop. So Wednesday ko yun ano, kinuha. Tapos meron pa ako isang subject na ano lang na minor, parang minor. Same day din, so isang beses lang tayo bumabiyahe papunta dito sa may ECU, mga paps. So ayan nga, mga paps, ayos ba yung parmahan natin? Schoolboy na, schoolboy na ba, mga paps? So ayan, ito yung ano, yan, naka scrubs, black shoes, tapos ito, itong maroon, maroon yung kulay ng ECU, mga paps, eh. So ito yung gagamitin din sa placement, yung sa duty sa ano, sa hospital. Dun sa isang ano, isang subject ko, which is parang yun yung major, yung nursing practice 5. Mga ano, mga classmate ko, yung mga ano, mga ka-stage ko rin, yung parang stage 5 kasi nasa third year na kami. So pare-pareho na kami ng stage. Pero dun sa isa, parang halo-halo na yun, mga paps, parang may mga second year, first year na may mga ano na rin, may mga ibang level na rin. So ayos lang naman, mga paps. 3:30 na nga dito, mga paps. At sobrang init. 37 degrees na ata ngayon dito. So ayun yung kotse. Nilagyan ko lang ng sunshade. Tapos nagdala rin ako ng ano, nagdala rin ako ng pamalit. Kasi balak kong ano, balak kong pumunta ng Perth kasi hindi pa ako nakakapasyal ng ano, ng Perth City. So magpapalit muna ako. Tapos maglilibot tayo sa may CBD nila, mga paps, kasi hindi pa tayo nakakapunta. Kasi syempre, alangan naman na naka-uniform tayo, mga paps, na mag-iikot, diba? So, tara, mga paps, palit muna tayo. Ayan, mga paps, papasok na tayo ng city ng Perth. So, ayan yun, tingnan yung sa kanan. Tingnan yung malaking ano dyan, oh. Indian Ocean. Indian Ocean, nakatayin, mga paps, kung hindi ako nagkakamali. Ay, mga paps, kasi nga yung ano, Perth City is ano siya, nasa along the ano siya sa dagat. Kaya ang view ng daanan, mga paps, is ano, tabing dagat. So mga paps, nandito tayo sa may Butters Beach. Yun yung nakalagay doon, binasa ko lang. Sa nandito tayo sa may ano, suburb ng Fremantle. So nasa city na tayo, mga paps. So ayan, titingnan natin yung dagat doon, mga paps. Maganda dito, mga paps, may mga pub din sa ano, sa tabing dagat. So mga paps, ito nga yung view ng ano, beach nila dito. Ito. Maganda rin yung ano, yung dagat nila dito, mga paps, oh. Dito sa part na to. Kasi pino din yung buhangin, oh. Marami rin naliligo, ewan ko lang. Siguro mainit yung tubig kasi 37 degrees ata ngayon, mga paps. Ayun, dami naliligo doon. Ang dami yung mga nagsasunbating. So may mga pub din doon, mga pubs. May mga ano, mga nagbebenta ng pagkain. Tapos dito sa kabila naman, ayun o, yung mga naliligo din, mga pubs. Ayan.
Pero jetty na ata yung mga doon na part mga paps, oh. Maganda rin yung buhangin mga paps, tingnan mo. So dito lang muna tayo mga paps, sobrang init kasi 37 degrees ata ngayon. Lilim muna tayo kasi kung hindi sunog tayo dito sigurado. Tingnan yung buhangin mga paps. Pino din ano. Maganda rin eh. Tingnan yung mga paps. Ayun oh. So tayo. Pino din eh. Tapos yung ano, yung tubig, blue din, asol. Kasi mukhang medyo malalim na dyan mga paps kasi ano nata yan eh, Indian Ocean. Dyan na part. Ayun mga paps, kung mababasa nyo yung ano, yung nakasulat dun sa likod ng ano, ng dun sa bubong pala, yun oh. Fremantle. Yun yung suburb dito mga paps. Explore lang tayo dito paps. Yan ito ang itsura ng Perth. Ayan. Mga paps, naghahanap ako ng bilihan ng kape dito. Masarap lang sana magkape dun sa tabing dagat tapos magpahangin lang eh. Kaso puro mga beer na yung ano, puro mga alcoholic beverages na ang ano, mga tinda. So hindi pwede mga paps kasi magdadrive pa tayo eh. So ayun nga mga paps, wala akong nahanap na ano, na nagtitinda ng kape. Kaya ito na lang binili natin. Fish and chips mga paps. Ano to? Famous dito sa Australia itong fish and chips mga paps. Itong fish na to, yun yung fish fillet lang. So deep fried fish lang siya, tapos may kasamang chips o kaya fries. So magmerienda na lang tayo mga paps, hindi tayo makahanap ng kape. So ito na nga mga paps yung ating fish and chips. Ano lang yan mga paps, ewan ko anong klaseng isda yan, pero fish fillet yan, tapos may ano, may harina, tapos prinito. Ayan, may kasama siyang ano, lemon, tapos ayan tatlong pirasong fish. Tapos yan yung view mga paps, oh. Yan yung view natin habang kakain ng fish and chips mga paps. Tara mga paps, kain na tayo. Ayan, lagyan natin ng lemon mga paps. Kasi masarap to pag may lemon eh. Masarap din. Kasi hindi ko alam kung anong isda yun nandito mga paps sa loob. Pati nga ata. Pero mga paps, naglalagay sila ng ano, ng karne ng ano, ng shark. Tinatawag dito flake sa fish fillet. Ayun yung view mga paps. Kain muna ako ah. Mga paps, ang daming ano. Chichil. Chichil sa tabing dagat. Ayun. Tingnan niyo dito mga paps. So that's it for now mga paps. Uwi na tayo. Balik na tayo sa may ano, sa may south kasi nandito tayo sa may ano, sa may city. So 20 minutes drive pa papunta sa south, dun nga sa 3B kung saan ako nakatira. So thank you for watching mga paps. Yun na munang na-explore natin dito sa city ng Perth kasi wala pa ako masyadong alam na place dito. Kung anong nakita ko sa Google Map, yun yung binibisita natin mga paps. So see you next time mga paps. Please follow our Facebook page para updated kayo sa aking mga upcoming videos mga paps. So see you next time.